Dents? Ay, lalay lang flicker na highlight. Yes, tumutuloy pa rin. Yung habol dito, flicker, medyo masasayang lang. Of infamous Janus na iwan magsasam. Ganda ng pagka-setup ng Louie natin doon. No? Though wala pa siyang skill 2, yung vacuum niya, no, kahit wala siyang skill 2, nagawa niyang ma-vacuum yung kalaban by hitting two persons with different yin yangs. No, yun yung sinabi ko sa inyo nakaraan na kahit wala kang skill 2, as long as magkaiba yung yin yang ng dalawang hero, magkakaroon sila ng vacuum. Ayan. Very nice for the juicy thief, Baymax. And look at that, Fernandez trying to run for his life. At yung miyembro ng Kingpin's Maven. Pero simply backing away, the sandwich method may not work kasi nang back away level na fan. Apat na miyembro, gusto na nila agad i-turn take down to. Pero look at that, lambot ng mamaka sa tatlong miyembro. Look at the damage. At ito naman yung ginagawang pang-izozone sana dito ng ating far out. And together with Esmeralda. Yes, and Mari Athena. Ang ganda ng rotation dito ng Kingpin's Mavens. Talaga namang ikot kong ikot yung ginagawa nila. Ito, delikado na gaya ng Polish Diamond Wheel Connector Ejector out ang ginawa ng ating Johead. Actually, that's good, no? Muntikan siyang mapitas dito, pero right now, si Jan ang delikado yung kalagayan. Janus still on the go, papasok, pero nagkaroon ng Faraga Armor yung ating X-Board. Graco the Nature removing the Faraga Armor. Janus taking down X-Board para sa kanilang team. Ito, mahabol pa rin sila hanggang ngayon. Pinipilit habulin, Ejector yung Graco, pero disengage na rin para sa infamous PH. But look at that, targeting the trap going up to the bottom lane, but succeed naman dito si Janus. Pero pansinin ko lang, naka-killing spree siya itong emblem para yung Baymax, so hindi siya naka-bounty hunter. And look at that, up agad din dito yung minion wave. And look at that, pumapalakpak-palakpak dito si Prop. Anong ginagawa mo, Prop? Ayan, ako, delikado yung kaligayan ni Pa. So that is going to be a takedown once again para sa infamous PH. Walang yato si Propi. Nawala ako sa kas. Anong pinaggagawa? Ayan. Yun na nga. Look at that. You are trying to run away. Better than Earthquake. And connect. Look at that. Five step. Nakatakas. Pero flicker in. Apat na niyang pag-ulyak dito ng King David. Pansinin mo yung rotation nila. Apat-apat. Tuwing gusto nyo nang pumasad sana ng Torrent. Apat din naman yung ginagawa dito ng infamous stage. Yes, and right now, speaking of Turtle, sabi ni Marik Athena, kinukuha na nga ng infamous to whilst Kingpin's Maven is busy taking down the outer turret on the top side, and right now, kinukuha na rin nila yung purple buff. Ako, walang nagbabantay, no? Prioritizing na lang dito yung dito Wanderer. Hindi na rin nabantayan dito ng Kingpin's Maven eh. Kasi nila mag-isa lang naman yan eh, giving information kanina yung ginagawa ni Rurain, so hindi ready ko buo, fake lang bet. And look at that, apat na miyembro pa rin, rotating papuntang bawat lane. Ang teleport? Teleport. Nako, nakita yata, pero I think kaabutan yung tropa natin si Johead. Flicker out, just to be safe from that 4-man gang. Makakasalubong dito yung Grak, tamang sunog, Feather Air Strength binactivated, wala demo, pero disengage na rin. Para sa X-Bug natin, tanggal ang Piraga Armor niya. Dahil kay Janus, masakit na yung damage ng Roger natin dito, guys. Take note. Ito yung Roger na mabilis ang kapag-item. And ito, delikado yung X-Bug natin. Out Janus, still on the go. Mai-install siya ng Uranus dito. Kahit nasa loob ka ng Tore, papasukin ka namin. Clark, taking down the X-Borg. Yes, and look at that, parang Baymax. Nagka-payoff naman yung ginagawa dito ni Janus with a 2-0-1 KDA. Pero in terms of objectives, lamang ang Kingpin's Maven. Kasi dalawang tore na ang na-push nila dito. Both the top lane and the bottom lane of infamous PH. Pero masyado pa maaga para mag-pulak sila dito. Kasi sinasabi lang naman natin kung ano yung nakikita natin. And then with the fifth. Uy! Sa may top lane ba niya? Uy! Bumawi sila! Yes, bumawi sila ng turret takedown dito by infamous PH right now. Meron na sila isang turret takedown west of the bottom lane naman. Esmeralda still has the upper hand against the Johead. Johead medyo problema, no, dun sa Esme. Hindi niya malapitan. No, kada mag-shield siya, yung Esme yung distance siya yung manghabol. Siya pa yung hinahabol ng Esmeralda natin. No, that is a very good pick din kasi coming from a Kingpin's Maven, the Esme pick. Pero dito, Lembo, gusto sana dito ng purple buff ng Google sa miyembro ng Kingpin's Maven. Wild Charge. Oy! Bam! Pero natikdam lang din naman sa dito ng ating Kingpin's Maven. Masyadong malalim yung ginawa niya rotation doon, parang Baymax. Yes, tama ka naman dyan. Pero speaking of malalim, ayan, medyo may yung buhay ng turtle natin dito. Kinukuha ng infamous PH and there is not going to be a contest
Yan, and right now, eto, Infamous PH going for the lane, pero Feathered Airstrike just to clear out the minion wave. Talagang ano, atrasan yung Infamous sa Feathered Airstrike yung parsa natin. Tama ka dyan, look at that. Janus securing another Serpent Song on their side. Yes, ano nga naman, mas still dito ng King Pins Maven. For yes. Lang, trabaho lang, ayaw niya paangatin yung minion wave dito ng King Pins Maven. Lembo, tinutulungan na dito si Janus. Look at that, apat na miyembro na naman ng King Pins Maven. Ang mag-aabang dito. Another fight? Oh! Pero hindi naging sapat para ma-take down ang miyembro ng Infamous PH. Wild Charge patakas last insanity, pero tinamaan 99% ng germs palitin. Yes, ang ganda rin ang pag-iwas na ginawa ng Infamous PH doon, the follow up from Kingpins din naman. Both of these teams talagang may connection sa mga members nila, pero ang ganda ng abang ng ating Johe dito. Though disengaged din, natakot siya dun sa Esme. Meron na siyang ano, anong tawag dito? Deadly Blade, yes, against Esmeralda. Kumuha agad siya, ayan. Kaya medyo naramdaman na rin ng Esme yung damage ng isang Johe. Kanina wala siyang takot, ngayon pwedeng-pwede na siyang matakot sa Johe natin. And right now, mapipilito siya mag-flicker out against the Johe and the Roger. And item check, maring Athena, si Roger dito, hindi siya nag-endless battle. Instead, BOD agad, unlike ng mga naunang nag-Roger sa atin. Yes. Whilst yung hardcore naman dito, syempre Esmeralda, usual build is that Calamity Reaper. Na hindi natin nakita kanina kay parang Menard natin. Pero speaking of which, tingnan mo, naka-enchanted tayo na dito si ating best which is the Luoyi and of course the Oracle for Clark, pangontra na rin naman sa ginagawa dito na panguhan na shield ng ating Esmeralda. Yes, and look at the Farsa as well. May Lightning Truncheon na rin, kaya naman pala napapatakbo sila sa Feathered Airstrike. Ayan, tinamaan dito yung ating Valor. Look at the damage, almost na 3 hits lang. Kung tinamaan pa yata nung ating Flame Shot, matutuluyan pa. Wild Charger man dito, mapipilitan si parang Lembo. Delikado yung kalagayan nila. The Turtle once again has been taken by, actually Kingpin's Maven na ang kumuha ng Turtle. At least bumabawi na sila ng objectives. Mismo. Last insanity, kinamitan dito ni Carl. Sumapag pero but then nakapag-back away just in time dito si Fernandez. Look at that. Impressive, trying to zone out Lembot pero matigas kasi yan eh, no? Wings by wings na lang din muna patakas but then balik sa pwesto. Fernandez, Polystyle, ano sa lahat? Look at that. Go ahead, take her out. By Jolt, take her out. Patakas lang naman. Regen has used. Here comes the follow-up. Naku, nagsumbong sa tropa. Eto na. Rumores po na lahat ng mga halos lahat ng miyembro dito ng Infamous. Delikado yung kalagayan ng Esmeralda. Tumakbo, the slow dejector, the stun, the tulak, patay ang Esme natin. Pero follow-up din galing sa Kingpin's Maven natin. Last insanity is been activated. Delikado yung kalagayan ng tropa natin na si Valier. The basic task will not take him down. Pero Janus, the killing spree. Tuloy ang bakbakan, hinabol si Kyle. Umabot sa flicker, matatanggal ang immortality. May Firaga armor pero I think hindi makakatakas with the wild charge. With the basic attacks transforming it for mega kill. Janus natin from Infamous PH with a score 4-0. Lane parang Baymax. Look at that, Uranus versus Masha. Pero dito si Impressive, lumabas ng mapa. Gusto pumunta sa Baymax. Ayaw niya magpahulik. Gusto na lumipat ng ano ng mapa, no? Sa kabilang game na siya, sa susunod na match na lang daw siya. Ayaw magpahuli, grabe. So, look at that, turret taken again onto the side of Infamous PH. Apat na tore na ang napapabagsak nila sa King's Haven. Yes, this is actually a turnaround, baring Athena. Yes. Kanina, objective-wise, Kingpin's Maven has the hands on those turrets, no? Pero ngayon, hawak na ng Infamous ang turret takedown lead natin dito. And another contest na naman yung nangyari sa Purple Box. Masakit talaga ang Feathered Airstrike ni Impressive. Kailangan talaga mawala sa teamfight yung Impressive kung gusto ng Infamous manalo dun sa teamfights. Tama ka dyan. Pero look at that, Masha, trabaho lang off to the top lane. The torre dito. At Lord, upward grabs na dito para Baymax na spot na ni Janus, which has the Little Wanderer at dalawang buff na secure niya. Sakit-sakit na to ah, pag tumama. Sisimulan niya na to ah. Pero nakaposition dito. Nakabang, niya. Nakabang. John. Oh, reset lang. Take Lord, take Lord. Oh, I think naramdaman niya no, na nandun yung Kingpin's Maven. Nakabang. Nakaramdam. Baited pero walang tatamaan. I think sa minion niya na lang gagamitin. Tama ako. Ayan. Para nga naman hindi masayang. mismo. Walang masasayang sa ski kahit isang butil ng bigas. Pero Lembat pumuposisyon na na maayos dito na maigi. Pero ispatan niya dun si Esmeralda. Pinaplano sana dito ah. First kill lang din muna. But then back away to the Guardian's Barrier. Fernandez dahil na over the back. Trying to run on the Texas City naman.
Janus nagpo-push dito ng main trip nila dito. Ayan, may nagwa-1-on-1 na naman daw sa may side ng Lito Wanderer. Ayan, feathered air strike. Masakit talaga, no, Baynax? Here comes John. Follow-up on the top lane. Tamang agaw ng shield. Laban kay Clark. Clark mapipilitan tumakbo. And that is going to be disengaged once again. Ang sakit. Yes, tama yung sinabi mo. Pare, at hina yung damage ng Farsa. Uwi lahat ng miyembro ng Infamous na tinamaan. Ganun siya kakate. Kailangan talaga nila i-takedown yung Farsa. Natin na ba? Si Janus talaga. Speaking of takedown. Target lock talaga kay Farsa. But then, nandun yung expert natin from Protect. Yes, tama ka dyan. And right now, the Lord is still there. Kating-kate ang Infamous PH. Nakunin yung Lord natin dito para hindi nila magawa kasi nga gusto test ng Kingpins Maven dito, pero right now I think hindi nila nararamdaman na kinakuha na yung Lord, pero fake Lord na naman galing kay Janus. Oh my god, the teleport, walang laman dito kay Lembot pa rin. Baymax, and look at that, feathered airstrike, hindi makalapit-lapit si Janus dito kay Impressive is doing an impressive job on that Farsa, pero look at that Quark, hindi na mama dito ni Masha, nagsumbong sa tapay, tumakbo pa uwi. hindi kinaya yung asong Tiger na si Masha, no? Medyo masakit na nga yung asong lobo natin dito. Ang ganda ng pasok dito ni Benz. Pero disengage siya lang din naman. Johe dito humahanap ng i-ejector. In-ejector yung ating X-board na wala lang tiraga armor. Doon may immortality pa rin. Falling Simon galing sa Esmeralda. Makukuha yung ating Johed. Another pick off for Kingpins Maven. They have the upper hand kung sakaling gugustuhin nila kumuha ng Lord. Yes, nakakapit sa nila. Isa, go-go way na siguro nila yan. This is the right opportunity. But then, look at Esmeralda. Spotting na naka-up na ulit yung orange buff dito ng Infamous PH. Targeting na dito with the bursting fireball. Cyclone Ice. 35. Ay, yung super flicker. Hey, flicker. O, pa nga yata dito, baby. Ito na naman yung free hit natin na si paring Janus. Pero yung Farsa ng Feathered Airstrike lang naman. Napilitan siya mag-long range para hindi siya makapasok. Ang damage yung Esmeralda natin. Ben still on the free hit on the side. Uranus sinahabol yung expert dito. Janus mapipilit ako matras sa story. And the Lord is being taken down by the Masha. Clark na iwan mag-isa against apat na miyembro dito and will be going down as well kasama nung Lord. Yun na nga, with going down as well na nga. Pero look at Lemo trying to defend the last line of minion wave dito na ginagawa ng Kingpins Maven. But then masakit masyado ang better airstrike na ginagawa ni Impressive. Yes, and item check ulit tayo, Maring Athena, Feather Feven, Holy Crystal, Calamity Reaper na ngayong Esmeralda, kaya medyo malaki. Whilst yung ating Roger has the Endless Battle, BOD, Raptors Machete, I think going to ng Immortality na. Most likely, or Queen Swing. Yes. Queen Swing, pang defense, pero most likely pwede na pang Immortality, lalo may Lord na paparating. They need that second chance of life. And look at that, dalawang miyembro ng Kingpins may nakaabang while dito si Lambert, good positioning, tinitingnan niya kung may sasama ba sa Lord. Wala, tamang defend lang ng Lord. Look at that, Carl, nabitin yung Cyclone, ay nakita mo ba yun? Hindi siya nakapasok, no? Nandito na tuloy siya sa gilid, X-Borg natin. Talagang sunog kung sunog lang yung ginagawa sa kalaban. Clark is being slowed pero disengaged. Una din, John, nandito sa may damat. Pero Johed, wala pa rin sa top lane. Ricardo kalagaya, last insanity has been fucked out. Carl, wala na Firaga armor dito. Pero pumasok si Lembot with the wild charge. Ubos ang buhay ng miyembro doon sa Feathered Airstrike natin. And lahat, halos sila dito kalahati yung buhay. Subukan dumepend ni Janus dito na stand for the summon weakening. Siya ay mapipitas dyan, still on the go. Pero tower damage, hindi niya kakayanin. Kaya mamba out na lang din naman for Kingpins Maven. Pero nakita ko dito sa quick item check ko, bumubuo ng pang magic resist dito yung Roger natin, MIY na mo, kasi masakit talaga yung kaya. Oh, yan na the Phoenix Star Moon! Yes! Ako yung last insanity, kinumit na rin pala, look at that, ejector na nga, pero napitas pa nga dito si Carmen. Masha, still on the go, ejector! Oh my god, pinilit yung turret, pero hindi nila nakuha, Lembot dito ang ganda. Pagkakapader pero hindi nila aabutan ang teleport ng isang Luo Yi. That is going to be disengaged for Kingpins Maven. Maring Athena, no, ay, nag-greedy sa tower ang Kingpins doon. Yes, masyado sila nagma-assume for their part. Tapos nag-audition para sa akin. Napansin mo ba? Pasok with the last insanity pero hindi rin naman pumaas dito. Look at Luo Yi even under the current killing speed for Valir. Valir! Yes, Valir! Valir pala rather. Oh my gosh! Parin Baymax, nabaliktad ang bola. Nabaliktad ang mundo. Kasi kanina, ang Infamous PH na nagdidikta
ay ang dinidiktahan King, rather ng Kingsmaiden. Ngayon sila na isang wrong mistake na nagawa ng Kingsmaiden. Yes. Tama ka diyan. Isang maling wrong mistake lang talaga no ang maaaring magtad sa laban natin dito. At yun na ngayon nangyari sa Kingsmaiden, maring Athena. Medyo nagtitig talaga sa turret no. Though wala na silang minion, talaga nakita ko Masha still on the go for the turret pero hindi niya nakuha. Pero speaking of Masha, nakuha niya na yung Jawhead doon sa offlane. Yes, yes, yes. At makikita ko na rin kasi nakakabuo na sila unti-unti ng mga pang-magic resist sa line up na Kingsmaiden. Look at Uranus. Kung kanina napipitas-kita siya, kaya nakabuo na siya na Athena shield, pwede na siya sumalaw yung extra shield na mabibigay kung sakali mong jumpan siya dito sa isang match or mage. Yes, and ito agawa ng Repolyo sa may mid lane. Item check din tayo ng Masha. Masha natin already at lock item, 11,000 gold. Siya pala yung pinakamalaking gold sa Kingpin's Maiden. Pero Lembot nahuli dito sa may gilid. Carl, tama, sunog lang hinahabol. But this engagement summon will not connect to anyone. Pero ito ang follow-up ng mga tropa natin. Look at Uranus still at the bottom lane. No one is defending. No, until Farsa has recalled. Ayan, nakapag-recall na kayo Farsa natin. Siya yung magde-depensa dito. Prioritizing the minions only para nga naman hindi makapag-push ang ating Uranus. Angat na angat pa rin yung minion wave dito kay Kingsmaiden. Napauwi ulit si Mumparsa. Hindi niya napansin yun. The Lord is up for grabs na naman. Look at the positioning. The Ted, Carl, dito, Steve, backing away ulit. Pero look at Masha nakapala doon. Pero dyan, kay Clark, pinatarget pa rin nila. Clark giving information nandito. Uy, ang ganda ng target ni Clark. Ayan, another team pwede sa happening dito. Yung Masha, alam ko actually babanatan ng Masha si Clark. Kasi nandun sa frontline pero nag-disengage. Remember, level 2 Lord is now up for grabs and is waiting to be taken away pero wala pang kukuha hanggang ngayon. Kaya tignan ba ang makakakuha Infamous dito fake lording. Or not, kasi naka-zoom yung kalaban. They might actually have a chance to take the Lord dito pero Grak has been taken out his immortality. Look at Masha, very aggressive place. Talaga sumusugod last insanity dito na ipit sa may gilid pero falling Starmon will not connect to anyone. Tamang frozen lang doon sa may gilid yung tropa natin na si Lu Wuyi at makukupangan ng Joel yung Lord natin na agaw Kingpin's Maven na si Masha. Ang ganda ng pagkaagaw doon. Naku po, sa side ng Kingpin's Maven sila yung walang referee pero sila pa'y nakakuha ng grabe yung Masha. The ejector, the sustain is thrilled. Dalawang miyembro ng Infamous Peach is a double kill for that Masha. Baymax, oh my god. Grabe. Iba, ang lakas ng Masha natin dito no, with the high and dry emblem, kayang-kaya makipag one-on-one kahit kanino. Look at the item dito, Demon Hunter Sword. Tapos meron pang ang ating frozen sight. Pero tuloy yung bakbakan natin dito, Lembot, hindi makatakbo. Masha natin dyan. Pumasok para disengage na lang din man. Lord is still alive and marching onto the middle lane. Infamous PH cannot do anything right now sa kamay ng ating ano si 1717 Masha. Ito ang pinakamatagal na segundo ng buhay dito ng Infamous PH together. Look at Masha! Even that, kahit Uranus, sagit lang tinuna, dalawang palpok galing sa Masha. Ito double. Masha, wanting the base. Yeah, trying to run away. My God.